Hey guys, welcome to another episode of Life Talks with M. So we all know it's Love Month, and for this whole February, nag-prepare ako ng series of podcast or episodes para pag-usapan ang love. Every week, meron akong na-plan na topics about singleness, being in a relationship, being in marriage, and God's love. So, in this episode, our first episode of February, we're going to talk about, is singleness a blessing or a curse? So, ngayong February at magva-Valentine's Day, mag-isa ka pa rin ba? Part ka pa rin ba ng SMP or samahan ng malalamig ang Pebrero or ng Pasko or lahat na ata ng seasons or holidays naging kasama ka sa samahan na yon? Ito yung time, in fairness din, na nakaka-pressure na magva-Valentine's Day pero wala kang kasama. Minsan nga nakikita ko rin sa social media na may mga girlfriend for hire or boyfriend for hire, hiring photographer, hiring videographer. Ayun, so ang dami-daming excited din sa love month na to kasi magkakaroon ng day na makakapag-date in a special way yung mag-partners or yung families or such, ganun. Pero alam nyo ba, dito sa Pilipinas, marami tayong misconception about being single or being alone. Una, kapag ka single ka, ibig sabihin, malungkot ka. Or pag nasa relationship ka, masaya ka. May mga galong mindset kasi minsan iniisip ng mga tao, ay mag-isa to, wala tong partner, nakakalungkot naman, wala kang kasama sa buhay. May mga galong mindset eh, pero ayun. Pangalawa, pag lumagpas ka ng 25 o kaya 30 at wala ka pa rin partner, wala na, tatanda ka ng dalaga or binata, ganun. Kasi mahirap ka nang magbuntis, mahirap ka nang mag-ipon kung ganung edad ka na. Also, another misconception about singleness sa Pilipinas ay kapag ka single ka na ng matagal ng pagkahaba-habang panahon, let's say 5 years and more, ganun, ibig sabihin either hindi ka pa nakaka-move on or na-trauma ka sa past experience mo. This is somehow true in every Filipino or in every person kasi minsan nga naman talaga nakaka-trauma kapag may nanakit sa'yo before tapos hindi ka pa rin makaget over sa feeling na yon. And also kapag kalal na pag walang closure or walang sorihang nangyari, talagang bit-bit na bit-bit mo yon sa heart mo hanggang ngayon or kahit gaano kahabang panahon na yung nakalipas. Also, eto pa, lalo na sa mga babae, minsan ganito yung nagiging norm nila. Sabi, baka kaya ka single ay choosy ka or masyadong mataas yung standards mo. Pwedeng sa babae or sa lalaki, kaya ka mag-isa hanggang ngayon. Kasi minsan talaga, may mga tao na ang taas-taas din talaga ng tingin sa sarili. Pero minsan naman din talaga, wag mo naman ding ibababa yung standards mo for the sake of magkaroon ka ng partner. Okay? So, minsan, okay lang din naman magtaas ng standards, pero know your worth lang talaga din. Pero, may mga iba din naman kasing mga single na tinitake advantage naman yung pagiging single. Minsan, kapag ka single ka, sa sobrang wala ka daw limitations, walang nagpipigil sa'yo, ayun, pumapartner, nakikipag-meet dito, nakikipag-meet doon, and such. So, ayan, yun yung mga misconceptions ng pagiging single sa atin sa Pilipinas or pwede rin sa ibang bansa. Pero, ano ba yung perks ng pagiging single? Syempre, may mga perks yan and alam kong alam na alam niyo yan. Una, you'll have more time to yourself. Ito yung time na kapag single ka, wala kang limit eh. So, walang pipigil sa'yo. Pero, syempre, dapat responsible ka pa rin sa sarili mo. This is the time when you'll get to know yourself or
experience or explore things. Pwedeng physically, pwedeng mentally, pwedeng pumunta ka sa bundok ng mag-isa, kumain ka sa restaurant mag-isa, manood ka ng sine kung pwede na, pwede ka manood mag-isa. Tapos, dito mo rin makikita or dito ka rin makakatuklas ng personality mo. Dito mo mabubuo kung alin yung mga wants and don't wants mo, yung personalities na dati may naghihinder sa'yo kasi pangit or hindi siya in accordance to kung paano dati yung gusto ng partner mo. Pero ngayon, mas may kilala mo na yung sarili mo kasi you're exploring yourself, your wants, your hobbies, and such. And also, this is a time for you to make new friends, to explore relationships, meaning improve your relationships with your family, relationship with yourself, knowing your self-worth, ganun. Makipagkaibigan ka sa mga hindi mo nakakausap before or makipag-communicate ka sa mga hindi mo nakakausap before kasi may nagpipigil sa'yo, kasi hindi ka inaalaw na kumausap before. And also, talk to yourself. Recalibrate. This is also a time for you to know that love isn't about being in a relationship with the opposite sex. Pwede rin namang relationship or love with your family, with your friends, with yourself, and with your pets. Ganon. Number two, perks of being single or alone is that you'll have time to give more or share what you have to others. Meaning, since wala kang limitations, wala kang added responsibilities, mas makakapag-ipon ka financially or sa efforts, sa things, ganun, na pwede mong i-share sa, for example, sa family mo or sa mga taong nangangailangan, ganun. Kasi, di ba, kapag nasa inner relationship ka, yung allotted budget mo, minsan napupunta sa dates, minsan napupunta sa gifts na pagkamahal-mahal, ganun. Or minsan may ipon din na para sa, kunwari, pupunta kayo sa somewhere or sa pagpapakasal, ganun. This is the time, if you're single, to treat yung family mo, yung parents mo, yung friends mo, even yourself. Pwede mong i-treat yung sarili mo kasi wala ka namang ibang pagbibigyan or pag-aalatan, diba? Kundi sa sarili mo and sa people around you. Pero syempre, responsible ka pa rin dapat. Wag naman mag-overspend ng mag-overspend, diba? Syempre, you have to be responsible with what you have. Ito rin yung time na pwede kang mag-ipon for your business or kung gusto mong mag-put up ng business, ganun, para makatulong ka rin sa iba na nangangailangan. Lalo na't ngayon, ang hirap-hirap ng trabaho, ang hirap makahanap ng trabaho, magkaroon ng stable na job or income, ganun. Through that, kapag ka nag-ipon ka ng pang-business, pang-anything na para sa'yo, eh, makatulong ka rin sa ibang tao. Number 3, at ito yung pinaka-pinaka gusto ko at nagawa ko rin noong time na single ako, is you'll have more time to know God. Alam nyo ba na kapag kinilala nyo yung Panginoon, mas malalaman mo kung paano ka dapat alagaan, kung paano ka dapat mahalin. Ano to ha, pwedeng sa lalaki, pwedeng sa babae. When you really get to know His words, malalaman mo kung ano yung responsibility ng woman and responsibility ng man. Kasi hindi ka naman pumapasok sa relationship just to have a companion, eh, diba? Kung papasok ka sa relationship na ganun lang, wag mo na lang ituloy. Kasi kawawa naman yung partner mo. Kasi syempre, pagpapasok ka sa relationship, diba, dapat pangkasalan na. Ganun. Hindi yung temporarily magkaroon ka lang ng companion para maibsan yung feeling of aloneness mo, ganun. Eh, pagka nag-mend ka or in-study mo yung or nag-reflect ka sa word ni God, dun may kita mo kung paano mo, kung ikaw lalaki, kung paano mo dapat ingatan at alagaan yung babae, and as a woman, kung paano ka rin magsasubmit sa mga sa lalaki, ganun. And ikaw, as a woman, kung paano ka rin magsasubmit
sa partner mo or sa lalaki, ganun. You'll have to get to know more about yourself kapag nakita mo kung paano ka dapat mahalin, ganun. Ayun, ang advice ko din is you read the Bible slowly, ganun, para mas maintindihan mo yung bawat reminders ni Lord doon. Kasi when you focus or when you have more time with God or get to know God, malalaman mo kung gaano ka kamahal-mahal. Malalaman mo kung paano ka dapat alagaan. Malalaman mo rin kung paano ba ako dapat mag-act sa partner ko or paano ba dapat mag-act sa akin yung partner ko. Doon mo kasi makikita talaga kung paano. So, as times go by, malalaman mo yung self-worth mo and malalaman mo rin kung paano ka din dapat sa partner mo pag nagkaroon ka na ng partner. So, ang tanong, bakit nga ba kaya kasi hindi pa binibigay ni Lord sa'yo yung right time and right person for you? Number one, sabi niya, kaya hindi niya pa binibigay is because you have a lot to surrender muna. Una, you have to surrender all your anxieties, all your fears, all your doubts, kasi hindi ka makakapag-start pag meron pa yung negativity sa puso mo or anxieties na iniisip. Sabi nga niya sa 1 Peter 5:7, cast all your anxieties to Him, for He cares for you. Hanggat hindi mo sinosurrender lahat ng nararamdaman mo sa Kanya, that will hinder you from moving on or that will hinder you sa mga plans ni Lord na nakalaan sa'yo. And under that, you also have to surrender your physical body because, diba, alam naman natin na kapag nagmamahal ka, hindi mo na mamalayan na pati ang physical body mo ay ibinibigay mo na sa partner mo. Yun nga, yung purity before marriage na naririnig natin. Kasi sabi nga naman kasi sa 1 Corinthians 6 verses 8 to 20, kung mababasa nyo, hindi sa atin yung body na ito. Temporary lang ito na ibinigay sa atin ni Lord. And we should maximize it by using it for the glory of God. And if we do it, or the immoralities, if we do immoralities, then we do not glorify God. So, always remember na your body is God's temple and we should be pure or we should be responsible in taking care of it. You also have to surrender your life to God before entering a relationship. Kasi kapag ka hindi ka pa kompleto or hindi ka pa buo, if marami ka pang fears, doubts, or anxieties, if tinatago mo pa yung trauma or yung sakit sa puso mo, hindi ka talaga magiging free and you will only dwell over and over again dyan sa pagkalugmok stage ng life mo. Kasi when you surrender your life to God, unti-unti mong makita or mafe-feel yung relief, yung assurance, yung love na hindi mo makukuha sa tao. If you don't surrender everything to God, masastuck ka lang dyan sa mundo kung nasaan ka. And you'll miss out all the opportunities, all the chances na pwedeng mangyari sa life mo. So, surrender it to God. Number two, God is preparing you and teaching you a lesson. Siyempre, pagka pumasok ka sa relationship, gusto ni God na well-equipped ka na. Meaning, hindi ka na immature, hindi ka na nagseselos, hindi ka na natatakot, ganun, hindi ka na magdududa, ganun. Let God equip you. Kasi, pag pinilit mo ng pinilit yung gusto mo na makapasok agad sa relationship, pwede kang maging toxic eh. So, yung equipping season or yung prepping season ni Lord for you, use that para makilala mo yung sarili mo. And para makita mo yung lesson na gustong i-instill sa'yo ni Lord. Kung ikaw ay galing sa previous relationship and you're single right now, kaya ka inalis ni God dun sa situation na yun is because He wants you
to learn. He wants to teach you a lesson. Kaya ka pinaprepare ni Lord for someone for you is because ayaw niya na magkaroon ka ng indecisive decision na pwedeng makasakit sa'yo. Alam niyo ba na na-hurt si Lord kapag nakikita ka niyang nasasaktan? That's when He's closer to you kapag ka-broken-hearted ka. Kaya minsan talaga, kaya rin tayo nagkakaroon ng failures or failed relationship is because pinipilit natin ang pinipilit. And hindi natin hinahayaan yung will niya yung masunod. Kaya let's use or you use that prepping season para ma-mold yung characteristics mo, mas makilala mo yung sarili mo. And ayun, through prayers and asking for wisdom, makita mo yung lesson na gustong i-instill sa'yo ni Lord para hindi mo na siya dalhin sa next relationship mo. Number 3, God is protecting your heart from turning back from Him. Syempre may times na pag super duper na feel natin yung love ng partner or lang someone, minsan nakakalimutan natin talaga na may God. Kasi naisip natin na, ay may mahal naman ako ng partner ko eh, sige okay na yun, dun na lang ako magsisettle, ganun. But we tend to forget how God loves us. Also, si God din, kaya minsan hindi niya pa binibigay, even hindi sa relationships ah. Kaya hindi pa binibigay ni God yung for us is because He doesn't want us to be proud na napunta tayo dun sa situation na yun without His help, parang ganun. Kasi may tendencies, di ba, na sinasabi natin na, ay, kaya ako nakuha to kasi dahil sa hard work ko, dahil sa pag-aaral ko, sa dahil sa akin, ganun. Pero ayaw ni God ng ganun. He wants you to, or He loves it when we acknowledge Him, lalo na pag nakuha natin yung blessing na nanggagaling sa Kanya. And also, ito na-realize ko lang din recently, kaya God is protecting our hearts because God doesn't want yung love or yung relationship na mag-serve as idols. Kung mababasa niya sa Bible, pinaka-ayaw ni God is yung nagsaserve tayo sa idols. Well, idol means yung you see someone or something na greater kay God. Ganon. And God doesn't want that because when you look at the Bible or read the Bible, yun yung isa or pinaka-ayaw niya na ginagawa ng tao sa kanya. And kaya God protects your heart is because ayaw niya na ganun. Kasi, di ba, God is jealous. Is a jealous God. Kaya ayaw niya na yun yung maging idol mo. Yung love or yung partner mo or something or someone. Kaya niya pinoprotect yung heart mo. So, I just wanna share this story to you about a potter and a clay. Kung mababasa niyo doon, sabi ni God kay Jeremiah, pumunta ka sa potter's house at tignan mo kung ano yung ginagawa niya. At doon sasabihin ko kung ano yung message na gusto kong ipa-instill sa'yo. Ganon. So pumunta si Jeremiah sa house ng potter. And pagkadating niya doon, nakita niya na nagmo-mold or nagagawa ng something yung potter. Pero na frustrate siya or nasasad siya kasi hindi niya nakukuha ng maayos yung shape na or yung thing na gusto niya. So, ang ginagawa ng potter is sinisira niya muna ulit para ma-mold niya into something new. Ganon. Ang gustong i-instill ni Lord doon, kung kaya ng potter na ma-mold yung something into someone in His hands, in His own hands, paano pa kaya si God, diba? So, kung kaya ng potter na mag-mold ng best output ng clay na yon, paano pa si God for you? Dun sa pagmumold part na yon, dun mo rin may feel yung love na nagagaling sa Panginoon kung paano ka dapat mahalin ng partner mo or pagka kasi na full ka ng love ng Panginoon, ang sarap-sarap lalong ibigay siya sa ibang tao. What I'm trying to say here is, let God show you how much you are loved. Kung paano ka dapat itrato ng tao
And if you let God fill you with His love, it's so much natural to share it to other people. Hindi man siya sa relationship, pwedeng sa family, sa friends, ganun. And I know eventually, in God's perfect time din talaga, na ibibigay ni God yung perfect man in His perfect time. So, what are the things that we should keep in mind? Number one, wait for God's perfect time. Sabi nga sa Ecclesiastes chapter 3, verse 1, there is a time for everything and a season for every activity under heaven. Ibig sabihin, merong perfect time si God for you. Hindi mo kailangang madiktahan ng world kung ano yung sinasabi ng mga tao or sinasabi sa iyo ng mga world kasi merong perfect time for you if you let your desires govern than what God has prepared for you. May tendency talaga na magkamali ka. Alam mo ba naman kasi na meron naman na talagang nakaplano para sa iyo. You just have to be obedient and have faith kay God and let Him mold you para mapunta ka sa plano na para sa'yo. Hindi mo kailangang ma-pressure kasi meron tamang panahon para sa'yo. You just have to ask for wisdom, you just have to ask for patience and understanding sa mga challenges na pwede mong maharap sa mga susunod na araw or susunod na mga taon. Pero rest assured that there is a plan for you na mabibigay in His perfect time. Remember Ecclesiastes 3 verse 11, sabi doon, He has made everything beautiful in His time. Ang sarap-sarap, di ba? Ang comforting sa feeling na merong perfect time, beautiful pa. He has also set eternity in the human heart, yet no one can fathom what God has done from the beginning. Kung iintindihin mo nang iintindihin kung ano yung plano ni God for you or yung beautiful time for you, hindi mo talaga yun maintindihan kasi only God can know or only God can guide you papunta doon. Number two, let God guide and equip you all the way. Sabi sa Proverbs 16 verse 9, in their hearts, humans plan their course, but the Lord establishes their steps. Meaning, let God guide you in every step of the way, slowly but surely. Kasi hindi mo naman makukuha yung plano na yon ng overnight eh. Hindi mo naman matututunan lahat. Let God guide you in every step sa healing, sa acceptance, and also sa pag-open ng heart already sa mga tao. Ganun, let God guide you. Ask for wisdom, ask for understanding so that hindi ka magkamali and hindi ka mag-lean sa desires mo or sa understanding mo. Humble yourselves so that makita mo yung revelations ni God. Hindi nga siya signs eh. Kasi pagka humingi ka ng sign, lalo na kung mag-lean ka sa sarili mong understanding, may tendency talaga na magkamali ka. But when you ask for God's revelation, yun talaga yung plano na inilaan or yun talaga yung naka-plan para mangyari. Always try to humble yourself. Meaning, ibaba mo yung desires mo. Hayaan mo by faith na malaman mo kung ano yung revelation ni God para sa'yo. Don't believe in signs, believe in His revelations. Kasi in Him, walang mali. Sabi nga yun sa Jeremiah 29:11. Sa kanya, meron siyang plano for you na not to harm you, but to prosper you, and a hope and a future. Kaya sa kanya, walang mali. Number three, surrender everything to God. Sabi nga sa Proverbs 3 verses 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Huwag kang mag-lean sa sarili mong understanding kasi may tendency na mapasama ka. But when you let God guide you or direct your life, sabi nga niya, He will make your path straight. Hindi kanya pababayaan. And
there are things that are beyond your control. So let go and let God. And lastly, number 4, know your worth in Christ. Sabi sa John 3:16 na alam na natin ay, for God so loved the world that He gave His one and only Son. Akalain mo yun, kahit napaka makasalanan mo, kahit na nagkaroon ka ng mga kasalanan, He still gave us the Lord Jesus Christ for us to be saved, for us to be redeemed. And through that, malalaman mo kung ano yung pinaka-pinaka ibig sabihin ng love. Ganyan ka kamahal ng Panginoon, na kahit napakarami mong sins, napakarami mong imperfections, in God, you are perfect. Dun mo malalaman kung gaano ka dapat kapahalagahan ng tao, kung gaano ka dapat mahalin ng tao. Kasi si God nga, binigay niya yung one and only Son niya sa atin para makita natin kung gaano niya tayo kamahal eh. What more pa kaya sa partner? Sabi nga ng aking mentor, no God, no love. Yung no na may K. And also, no God, no love. Kung wala kang Panginoon, hindi mo may malalaman yung ibig sabihin ng totoong pagmamahal. Kaya, ang ganda nung two words na yon. Pares na magkaibang meaning and parehas na maintindihan mo na kung wala kang Panginoon, wala kang pagmamahal. Or hindi mo alam yung ibig sabihin ng totoong pagmamahal. So, to end this podcast, let me leave to you this one great and comforting verse from the Bible. It comes from James chapter 1 verses 2 to 5. Sabi doon, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. If any one of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Ang sarap-sarap sa feeling na in any trial that you face, kung ano pang klaseng trial, yung mga nararamdaman or nakakaharap mo ngayon, God is always there. And He's just testing your faith. Perseverance is yung letting Him equip you or molding you or accepting na you're in a test of faith. In the end doon, magiging mature ka and magiging complete ka without lacking anything. Ibig sabihin, you really are in that situation na when you enter in another relationship, you're matured and kumpleto ka na. And it feels so comforting kasi sabi niya dun sa verse 5, hindi na pagdadamot ni God ang wisdom. You just really have to ask and pray for it. And it will be given to you as long as you believe and have faith. So that's it guys for this episode. I hope marami kayong natutunan and I hope hindi ka maging malungkot sa upcoming Valentine's Day kung wala kang kasama. Kasi pwede mo naman kasama yung family mo or yung friends mo, magkaroon kayo ng group date or ng family date. And that's it for this episode. I hope marami kayong natutunan and singleness is truly a blessing. And I hope you continue to spread love and not hate, lalo na sa panahon ngayon. And mag-ingat kayong lahat sa upcoming Valentine's Day and share love responsibly. Thank you guys for watching and see you on my next episode. Bye!